Ricky, kita ngapung kok. Kita ngapung, kita ngapung saat itu melalui sedente, kita ngapung bosko. Itu poinnya Klingko, Green Goles. Sa pagkakasal na ito una, magpapasalamat ako at ibigay kita oras sa maikling invitasyon na ibigay ni Congressman Roy Goles. Pangalawa, magpapasalamat din ako dahil sa tatlong halalan na kung saan po sinuporta niyo si Rico Goles. Lalo-lalo na nung huling eleksyon. Dahil ang napansin ko sa barangay Don Bosco, hindi naman masama ito, pero ang ginagawa kasi ng barangay Don Bosco, talagang kinatangkilig niyo ang inyong sarili. Simula ng 2004 and 2007, ang ranking ko parati dito sa Don Bosco ay kung hindi ko pang-apat, pang-lima. Okay na rin sa akin yan, parati na umuna kasi taga-barangay Don Bosco. Talagang nakita ko po, naramdaman ko, tinatangkilig niya inyong sarili. Which is okay naman dahil ito yung mga tao mas malapit sa inyo as, at mas nalalapit ko ninyo. Pero sa unang pagkakataon, nung huling halala, ay hindi po taga-barangay Barangay Don Bosco ang nagtatawal. Ang nagtatawal ko rin sa Barangay Don Bosco ay taga-barangay Bio Bosco. Walang ito po, kundi si Gonzalo Bio Bosco. Salamat po. Maraming maraming salamat. Talagang nabigla ako sa resulta na yun. Sa pagkakataon na ito, ako'y humaharap na naman sa inyo bilang kandidato, pero hindi na po para konsihan. Dahil ang hinahanap na natin ay mas mabigat na responsibilidad na kung saan ko ang tinatakbo ko ngayon ay Vice Mayor ko ng Lungsod na Paranaque. Ako ang tatay ng pangalawang ama ng Lungsod na Paranaque at hindi lamang yun. Ako po ang muna sa Sangguniang Panglungsod. Ang Sangguniang Panglungsod, yung kasi lobbying body. Diyan ginagawa, pinapasa, resolusyon na ito, pinansa, na kung saan po pakikinabangan ko, hindi lamang po na mayon, pakikinabangan din po ng mga tao na sasabong pa natin dito sa Lungsod ng Paranaque. Sa hapon na ito, ay siya ko lang aming sasabihin, para magka tayo na magsita dito, pero nais ko lang po i-emphasize yung aking mga nagawa sa konsepto. Dahil panahon na politika ngayon, na kung saan po sa ganitong panahon, marami ang tao na humihira, marami ang tao hindi magsasabi na maganda. Tungkol kay Rick Goles, meron din mga tao na pinigil na kung ano-ano, na kung ano ng mga kwento, ay pararating sa inyo, na walang iyawa si Rick Goles bilang konsihan, at wala siya ikan na sa akin sa taong bayan. Sa mga taga-tugos ko, kanina marami mga binanggit si Ben Bernabe, yung tungkol ko sa lupa. Nakakatuwa ko kasi sa talupa ay tayo nabigyan ng pansin. Hindi lamang po ng usino-sino, pero office of the president sa Malacanang ay nakapansin dito. Yung ating tinatawag na Philippine Information Agency. Na kung saan po, ang sabi nila, number one po tayo pagdating sa talupa dito sa Lungsod ng Paranaque. Ibig sabihin po na hindi po totoo ang mga balita na wala pong talupa dito sa Lungsod ng Paranaque. At ang isang bahagi doon, ang aking contribution doon ay una, yung Local Housing Development Office na kung saan po halos lahat ng dokumento pagdating sa talupa doon dumadaan. Pangalawa, yung Local Housing Development Board na kung saan po nagbibigay ng direksyon at polisiya pagdating sa talupa sa Lungsod. At ang talupa po dito sa Don Bosco sa aking pagiging buhay na buhay po ang talupa, meron dyan sa Malacanang Dulo at meron din dyan sa El Dorado at baka meron na may isa po sa ibang barangay. Meron din po po ang talupa. Sa lang sa San Bosco, meron din nga hinahanan doon. Pero dito sa Barangay Don Bosco, kayo na po mismo ang saksi na buhay na buhay po ang talupa. Ang papel po ni Rico Goles doon, gumawa tayo ng kusina at gumawa tayo ng board para po mapakinabangan ninyo dito. Hindi lamang po sa Barangay Don Bosco, pero sa buong puso ng bayan natin. At sa pagkakataon nito, sa mga projects naman, si Rico Goles po ako ay nag-concentrate sa daycare. Ang daycare po ang isa sa mga ikaka talagang binibigyan ko ng pansin. Simula ng aking unang termino kasi ay kung hindi tayo namamahagi ng school books, minsan namamahagi tayo ng school uniforms, kapote, school bags at school supplies sa halos 8,000 estudyante po ng daycare sa buong ikalawang distrito ng Paranaque. Kung sakali ako po ay nahalan bilang vice mayor, ipagpapatuloy po natin ito.
na kung saan hindi lang po matagay dalawang distrito ng Paranaque ang makikinaba, pati mga tagunang distrito ng Paranaque ang makikinaba. Tungkol sa dyan. At di lamang yun, yung mga pinamigay ko kasi kanina na pinamibigay ko, para lang magpagkasa ang budget, iba-ibang taon, iba-ibang pinamibigay ko. Kaya pag tayo po yung alam ng Vice Mayor, at magiging maganda ang ating budget, sisiguraduhin po natin yung school supplies, school bag, yung kapote, uniform, marahin pati yung libro. Sabay-sabay na po binibigay ni Rico Roles sa simula ng araw. So yun po ang sasamahan natin. Ang Vice Mayor kasi hindi pwede, hindi kaya gumawa ng mga school buildings yan. At marahin ang breaker, medyo mapiganta sa Vice Mayor. Yan po ang nagiging project ng Mayor. Mga eskwelahan lang din po nagiging project sa Congressman. Kaya gumagawa na tayo ng paraan para matulong ito. Sa public schools naman, ay ang ginawa naman po natin, madalas kasi ang GPTA at yung ating school principals ay sumusulat at re-request na request nila madalas sa akin ay kung pwede sagutin ko ang renta ng sound system na sa araw na yun kung may programa sila. Kung nakita natin yan, ginawa naman po natin sa bulo sa dalawang distrito ng Paranaque, namigay tayo ng sound system. Pero nung nagbigyan ko na lahat ng eskwelahan ng sound system at nagkaroon ng bigutot ng mga principals, nalipat sila sa ibang eskwelahan. Ang reklamo nila sa akin, kung siya, wala kami sound system sa eskwela na pinagkipata namin. Ang ginawa naman po ni Rico Roles, gumawa tayo ng paraan na kung saan po, pati yung mga taga-district 1 na eskwelahan, binigyan din po natin ang sound system. Kaya ang nasasabi ko po ay sa buong lungsod ng Paranaque, nakapag-deliver na rin po ng sound system si Rico Roles sa bawat elementary at high school na kung saan na tinutulungan natin mga estudyante at tinutulungan din natin ang mga principal. Pag tayo nahalal, yun ang Vice Mayor, pagpapatuloy natin itong mga programa na ito para mas makalala tayo patuloy sa mga estudyante. At yan ang kasi sa mga plano nito si Rico Roles. Yan ang kasama, ako ay natutuwa sa lahat ng pagkakataon. Maraming binanggit sa Ben Duterte tungkol sa mga projects, no? Tungkol sa mga programa ng gobyerno. At sa pagkakataon na ito, nais ko rin po magpaliwanag sa siguro sa isang issue o dalawang issue na pinatago sa amin ng pamahalaan. Ang sinasabi kasi sa amin ay masama kami mga konsihan, masama kami opisyalis, pero po utang ang gobyerno. Ang tanong po sa inyo dito, sino dito ang walang utang? Sino naman dito ang may utang? Wala. Lahat tayo may utang. Sa palagay nyo ba, masama ang utang? Diba? Ang masama, kung hindi ka nakakabayad at wala kang plano magbayad ng utang. Diba? Kasi tayo, imbis na atay natin pumasok ang kita galing sa ating mga buwis, ang importante makapagbigay tayo ng projects. Ang ginawa rin kasi ni Mayor Jun Verde sa kanyang term bilang mayor, umutang tayo ng pera para makapagawa tayo ng mga projects. Mamaya, pakita ni Congressman Roy Lupoles kung saan po nakapunta yung ating utang. Kakakot-akot ng infrastructure projects din po ang ating itayo dahil po sa utang. At masasabi ko, dahil ako ay chairman of operations, taong-taong ko nakakatayin ang lungsod ng Paranaque ang kanilang utang. Kaya ang utang ko, hindi ko masama. Ang utang ko ay kasama ko sa buhay ng tao. Katunayan ko, ako rin may utang. Huwag niyo nalang itanong kung kanino, at magkano. Ito lang may utang ko sa nanay ko. At nung lumipat kami sa PFOs, umutang din po si Congressman Roy Lugol sa akin na para pabili kami ng bahay at ako din po, pag umibili kami ng sasakyan, umutang din po ako sa bako. Kaya ang utang, kasama na po yan sa buhay ng isang tao. Hindi po masama ang utang. Ang masama, pag ikaw ay hindi nagbayad o walang plano ang pagbayad. Diba? Ang nakangiti dyan, alam ang sinasabi ko, dahil alam ko rin po yan. Marahil yung mga nakangiti dyan, o medyo natatawa, naalala nila yung mga may utang sa kanila, dapat singilin pa. Kerli, ito po si Kunsyari Roles, ang inyong Kunsyari ng Tatlong Terkino. Ako po ngayon, may tumatakbo bilang Vice Mayor ng Lungsod ng Paranaque, at kayong pangalawang ama,
di bawah.